Anong difference ng 4x4 sa ng 4x2? Except sa kapag minultiply sila, magkaiba sila. Oo, 8 at 12 na. 4x2 is 8. So 16, 4x2, 4x4 is 16. Hello mga ka-Arky! Hello! Hello! Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Saan mang panig ng mundo kayo? Nandito na naman nga. Kami. Oo nga! Thank you sa mga ka-Arky natin. No, last time, well, I was just checking the latest. No, last time I checked, marami na pala tayong viewers from 30 countries all over the world. Thank you! Wow, thank you very much, mga ka-Arky natin. And meron na tayong mga ano, no? Mga 9 million minute views, parang ganoon, basta marami ng views. So maraming salamat sa mga ka-Arky natin. Oo, so sa mga ka-Arky natin na sinusundan tayo, meron tayong live Q&A every Thursday, minsan Wednesday. At meron tayong pre-recorded videos katulad nito. Yes. Oh, so ano bang topic natin ngayon, Sir Rienzie? Dahil mahilig kang... sa mga ka-Arky natin kasi, well, matanda-tanda na rin kasi yung kotse dito sa bahay. So, napag-isip, tagal na nung kotse namin, para mga 2,000 something pa, no? So, we thought of buying a new car, okay? And of course, hindi mo natatanong ng mga ka-Arky natin, okay, si Marion ay dating nagtatrabaho sa Toyota, okay? Yes. So, pagdating sa kotse, alam na alam ni Marion. So, ang topic po natin ngayon is tips, no? Tips para tips kapag bibili ng brand new car. Ayan. So, brand new car, no? So, meron tayong 3 tips. May share tayong 3 tips, no? Sige. On how to buy a brand new car. Simulan natin sa the car itself. Ayan. Okay, the car itself. Tip number one, The car itself. So, syempre, no? Pagtitingin tayo ng kotse or vehicle na lang. Ayan. So, vehicle. Identify muna natin kung ano yung needs natin. So, of course, lahat naman ng kotse, 4 ang gulong. Actually, 5 kung kasama yung spare tire. Oo nga, no? Sige. Sa mga pilosopo dyan, 5 kasama spare tire. Parang jeep, no? Parang jeep. Ilan ang gulong ng jeep? 5 po, ba't naging gulong? Eh, kasama po yung sa gilid. Sige. Needs. So, needs. So, syempre, titingnan mo rin, no? Kung kunwari, you live in the city lang, tapos, let's say, mag-isa lang tayo sa bahay, single tayo, ganyan, you may go for a car, di ba? Pero once na you start a family, and lalo na nuclear family, di ba? Yung sa bahay, kasama mo tito, tita, lolo, lola, at lahat na, di ba? So, baka pwede sa'yo yung 7-seater na sasakyan. Minsan, pwede siyang mag 7-seater, nakataas yung 3rd-row seat mo. Tapos kung hindi mo naman kailangan ng maraming tao, kailangan mo ng cargo, ibababa mo lang yung 3rd-row seat at pwede mo siyang pangsakay sa cargo. Yan. Mahirap naman kasi, Marion, kung ano, no? Kung kasama sila tito-tita, tapos ang kotse mo, parang yung mga Wigo, yung mga maliliit na sakyan, di ba? So, tama naman. The needs of the family. Oh, meron pa dyan yung ano, di ba? Meron tayong ano, Sir Rienzie, yung mga 4x2 at 4x4 na sasakyan. Ayan. So, tingnan mo rin, no? Kasi minsan, ito style sa ibang dealer, i-offer nila sa inyo yung 4x4. Siyempre, mas mahal yung 4x4. So, seek your needs. Ano ba needs mo? Yung 4x4 ba na sasakyan? Madalas ka ba pumunta sa mga bundok? Ganyan? Nakatira ka ba sa bundok? Anong difference ng 4x4 sa ng 4x2? Except sa kapag minultiply sila, magkaiba sila. Oo, 8 at 12 na. 4x2 is 8. So 16! 4x4 is 16. Yan, no? 4x2, meaning to say, yung 2 doon is yung kung anong wheels or kung ilang wheels yung nagpapaandar ng sasakyan. Kasi yung power sa engine, re-recta yun sa transmission at re-recta yun sa gulong. So, 4x2, meaning dalawang gulong yung pinapaikot ng engine. 4x4, meaning, so, 4. Okay. So, ano ngayon kung 4x4 at saka 4x2? Ayan. So,
ang 4x2, ang problema mo sa 4x2, kunwari pumunta ka sa beach, sa sand, di ba? Or umakyat ka sa bundok na malubak, no? Oh, parang ito ako, yung... hiking ako, parate, nag-hike ako. So, mga matagtag na daan, mabato, ganyan, yun. O, pag dinala mo yung 4x2 na sasakyan sa ganung mga sitwasyon, no? Ito yung tinatawag nila na pwede kang mabalahaw. Or you get stuck. Okay, sige, you get stuck. Oo, di ba? Mabalahaw. So, ibig sabihin, only the power goes to two wheels lang ng engine. So, pag nabalahaw na yun, yung either of the two wheels, hindi hirap na yung sasakyan. Eh. Kasi two wheels lang yung pinapaandar. Eh. Pag 4x4 naman, pag in-engage mo yung ano, differential niyan, naka-lock ka na into 4x4, meaning to say, yung movements ng gulong, pwedeng sabay-sabay siyang iikot at the same time to enable the car to move forward at maalis siya dun sa pagkabalahaw niya. Ayan. So, kumbaga, parang before, dalawang gulong lang yung naka-umiikot. So, pag 4x4, apat na gulong na. Apat na gulong. Pwede mo siyang ilock. Ilalock siya. Ang term dun is locking. Pag nakalock siya, all the wheels turn at the same time. So, ibig sabihin, kung anong wheel, let's say, 3 out of the 4 wheels nakatapak sa sahig, sa ground, kaya niyang i-push yung sasakyan out of the So we have more wheels na nag-work for the car. Yes, exactly. Okay, okay. So going back, kapag, alam ba, bibili ng kotse, offeran ako na, sir, 4x4 or 4x2, I mean, paano ba yon? I mean, paano papasok yung leads doon? So, tingnan mo kung saan ka majority of the time, no? Of course, kasi like pickups or SUVs, diba? Yung mga Fortuner, mga Montero, mga Everest, may option yan, 4x2 or 4x4. For common Filipinos na nasa Metro Manila, Cebu, Davao, since nasa city naman kayo, anong problema natin madalas sa city? Ang problema natin sa traffic, baha, exactly. Ang baha naman kasi sa city ay makakausad ka naman, kailangan mo lang ng mataas na ground clearance. Oo. Diba? Kasi semento naman yung semento naman yung sahig mo. Hindi naman yan, putik or whatever. Kasi nasa city ka lang naman madalas So okay lang 4x2 na may mataas na ground clearance. Of course, pag mga 5 feet na yung baha, wag mo pa rin ilulusin. Iba na yun. iba na yun. Kotse po pinag-uusapan dito mga kaarga, hindi po submarine, okay? So bukod sa needs, ano pa yung kailangan nating tingnan kapag bibili tayo ng brand new car? Another is yung price. Ayan, of course, nga. How can we forget that? Price, syempre. Hindi dapat mawawala yung price. Okay, sige, price. Sa price naman, ito. So, price, paano ka magka-canvas ngayon ng sasakyan? So, may option ka. Option A, kung talagang decided ka sa isang brand. And option B, kung open ka sa iba't ibang brands. Diba? Okay, so option, okay, price, option A, intra-brand or within brand. Tapos option B, other brands. Other brands naman. Oh, sige, punta tayo sa option A. Parang magandang usapan to. Option A, game. Game. So katulad ng tinuturo natin sa pagtitingin ng mga insurance, 'di ba? Huwag ka lang magsa-settle sa isang insurer, isang company, 'di ba? Pagdating naman sa kotse, within a certain brand, 'di ba? Huwag ka lang makontento mag-shopping sa isang dealer. talaga? Ganun ba 'yon? Oh, yes. I thought pag dealer, ano 'yan? Uniform 'yan. Minsan yan, magkakatalo yan sa discount. Kasi yung mga dealer, mas capable sila to give a discount kesa sa iba. Kasi may mga targets din sila, di ba? So sa mga ka-RK natin ha, kung halimbawa, okay, naghahanap kayo ng kunwari, Toyota, wag lang sa Toyota Alabang. Pumunta rin kayo ng Toyota Manila Bay, Toyota Cubao, or Toyota Santa Rosa. Kasi yun nga, no? Pero yung mga discount pa, Marion, malaki ba yung mga ma-experience mo discount? I mean, is it worth it ba? Kasi syempre, isipin ko rin, no? Oh, bibili nga ako sa ganito, pero ang layo naman from me. Like, for example, ako, taga Paranaque ako, kung pupunta pa, may Toyota Alabang na. Like, for example, bakit pupunta pa ako ng Toyota Manila Bay or Toyota Cubao? Although sa Manila Bay ako nakakuha kasi mas maganda nga yung discount na binigay niya sa mas maraming freebie. Pero, of course, I mean, you know, malaki ba yung matitipid? Pag ganun?
Mm. So syempre, 'di ba, kung taga Paranaque kayo, wag naman kayo, hindi mo kailangan pumunta kayo ng Ilocos Norte o Cavite or Quezon City. Within your area sa Paranaque, 'yun nabanggit mo na, yung mga Santa Rosa, yung mga dealerships na nasa Alabang, 'di ba? So near your area, kung Southern Metro Manila kayo, so go and make a canvas sa mga dealers sa Southern Luzon. So tama 'yun, no? Makikita niyo yung difference about the discount and minsan sa freebies pa magkakatalo. Oh, yung dealer na to, isang payong ang binibigay. Ito, isang payong at may jacket. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket. Maganda rin, ha? Maganda rin pag nagka-canvas ka na. So, nanggaling ka na sa dealer A, punta ka sa dealer B. Maganda rin na ma-share mo rin sa ahente na makakausap mo na nagkaling ka na sa ibang dealer. Okay, para magkaroon okay. siya ng konting pressure na tapatan niya o higitan pa yung offer mo sa dealer A. Okay. AKA mga ka-Arky, pagsabungin ninyo. Pagsabungin ninyo yung mga dealer para at least you get the best deal at the end of the day. Tama oo. Naman yun. Tama oo, naman yun. Sa lahat naman ng bagay, ganun eh. Hindi lang sa kotse, di ba? Maski sa condo or whatever. Ganun din naman. Open competition naman eh. Tama, yeah. Tama. Pero question, would it help? Curious question. Would it help ba kung halimbawa, bibili ako ng close to month end? Kasi at least pasara na yung buwan. So, mas aggressive na itong mga magbenta. Ewan ko lang ha. Would it help? From a seller or an agent's perspective, yes. Oo, yes, kasi may quota yan hinahabol eh. Let's say sa mga big car companies, mga 6 to 8 units a month sila or more, di ba? So, syempre, ano din yan eh, recognition and achievement din yan ng ahente, no? Kung ma-hit niya yung target niya. So, kapag darating ka ng month end, syempre, gusto ka na niyang i-secure, di ba? So, maganda rin yung month end. Problema mo sa month end kapag ano, yung availability ng unit. So punta naman na tayo sa ano sa among different brands. Ayan. Okay, among different brands. Among different brands. So pag pag iba-ibang brands naman ang pinagkukumpara mo, open-minded ka, no? Hindi ka pa makapag-decide. Open-minded ka ba? sa isang particular brand ng sasakyan, best again to shop with different brands, no? Kasi syempre may mga car dealers tayo na gawa sa yung company is a Japanese company na yung sasakyan is made in Thailand. May mga car companies tayo na made in China yung sasakyan or made in Indonesia. So ano yan, maganda na ma-meet mo bawat isa tong mga car companies na to. Kasi at the end of the day, ayaw mo na magkaroon ng regrets, di ba? So minsan kasi, yun na nga, no? For let's say 1.2 million ang budget mo, doon ka umiikot, no? Around 1.2 million. Itong car na to from a popular car company, 1.2 million, okay, gwapo naman, pero parang bare sa features. Ito naman, let's say an American car company or a Chinese car company, 1.2 million, pero kaligado siya. May moonroof siya. May moonroof, gano'n. Naku, so, sis Mario. Mapapaisip ka talaga. That's right. So, you know, more value for your money. You can get more value for money, diba? For 1.2 million, you get more features. Kung gano'n ang desire mo, then yun ang advantage if you seek and visit multiple brands sa pagbili ng kotse. So needs, price, and ano yung pangatlo na? May pangatlo pa ba tayo? yung pangatlo, isama na natin, no? So syempre alam mo na yung car price, no? Nag-inquire ka na sa mga dealers, kinumpare mo na yung mga brands. Punta na tayo sa payment terms. Ayan. How to pay. Okay, maganda ano yan. Ano yung mga paraan para maka-acquire ka ng kotse? Nakapili ka na ng car, kung anong car yan, sedan, let's say sedan ang gusto mo, or MPV, nakapili ka na ng brand, so let's say Toyota yung brand mo. So, paano mo na ngayon babayaran yung sasakyan tapos ano? Tapos dun sa isang dealer ng Toyota, binigyan ka ng extrang jacket. Payment terms na tayo. Oo, payment terms na tayo. So, na-convince ka na, no? So, mayroon tayong tatlong payment terms sa pagkuha ng sasakyan. Nandiyan yung cash.
Of course. Cash. Oo nga pala. Sa mga mayayaman dyan, no, na tipong ilabas ang cheque. Ilabas ang cheque. Oo. Okay, cash. Nandyan yung cash. Nandyan yung bank financing. And nandyan yung in-house financing na tinatawag. In-house financing. Okay. Oo. Ayan. So, punta na tayo sa ano, no? Alin ka ba doon? Ano yung mas advantageous among the three? Cash, bank financing, or in-house financing? Okay. So, ang tip natin mga ka-RK, kung may cash kayo, okay, bumili na kayo ng cash. Talaga? Yan, bakit? Sasakyan. Oo. Kasi bakit? Walang ano yun, yung mga interest, di ba? Pag nag-financing ka, may interest yun. Oo. Question, do you get discount kapag nagbayad ka ng cash? Nako, yan ang magandang topic. Magandang hindi, kasi ano ba, yung brother nito ko dati, bumili siya ng Mazda. I think that was a CX-5 ata or CX-9, basta one of those CXs. Nagbayad siya ng cash, pero they got like at 100,000-200,000 peso discount. Ah. Ang possible dyan, kaya nabigyan ng discount, cash, this is my opinion lang, no? Uh-oh. Pwede kasing yung unit na yon is not moving, non-moving unit, meaning konti lang yung buyer. Siyempre, okay, investment na yan ni car company, di ba? Bumili na siya. Pera niya yan eh. Natutulog na yun sa warehouse, di ba? Yung sasakyan. So, here comes a buyer willing to pay in cash, and dahil marami naman siyang stock nung model na. And gusto na niyang ma-dispose. Sir, wag ka nang lilipat ng ibang brand. Para mabenta na. Oo, para mabenta na. Ah, okay. So, cash. Yeah. So, after cash, yes. Dagdag sa cash. Ang medyo kailangan laruin lang dito kasi pag cash, minsan hindi tayo papansinin ng dealer. Kasi they're after sa other two financing methods na babanggitin natin. Kasi Bakit? Teka, sorry ah. Parang counterintuitive. Eh, ito na nga yung buyer eh. Cash na eh. Bibili na, di ba? So, alam mo yun, ipirma na ng check eh, benta agad yun. Eh, bakit hindi ka papansinin pag cash? Kasi syempre, mas may incentives. More incentives and more benefits. Okay, I got it. But ano yan, in any case, ito nga yung advantage ng shopping around. So, i-connect ko dun sa second point natin kanina. Mm. When you shop around, di ba, let's say may cash ka. Tapos punta ka sa dealer A, sabihin nila, wala kasi kaming unit, ganyan. Or discreetly saying na you go to financing para bigyan ka namin ng sasakyan. Kung maniniwala ka doon at hindi ka magsha-shopping, malay mo si dealer B will accept your cash payment, di ba? Mm-hmm. So, ayun, cash is wala ka ng interest expense doon. Okay, straight na 'yon, di ba? Yeah, so ideally, kung may cash tayo, i-pay in cash, di ba? Okay. Yeah. Eh kung hindi ko naman wala naman akong ganung cash, kumbaga huhulog-hulugan ko pa. So, bank financing and in-house financing. Ano naman ang, you know, difference sa dalawa? And when should I go for which one? Oo. So, ang next, unahin ko muna is yung bank financing, no? Sa bank financing kasi, ibig sabihin na to, ako as a buyer, let's say, nakuha ko na yung quotation ng sasakyan, I now go to the banks kung saan may account ako or even kahit sa wala akong account, no? I go shop sa mga banks and then ask for an auto loan from them. Diba? So magsha-shop ka pa rin. So kumbaga mga ka-RK, no, shop dealer, shop within brand, okay, within dealer and shop for the bank din. Oo. Kung saan may magandang interest or computation or amortization na ibibigay para sa inyo through their auto loan program. Auto loan program. Oo. So, syempre, may mga budget tayo, mga ka-RK, di ba? Based sa cash flow natin, kung ano lang yung kaya natin, di ba? Di ba, kotse lang yan, wag naman yung uubusin yung pagkain natin sa bahay. That's right. Di mo makakain ng gulong, yung limang gulong ng sasakyan. Nakakabusog yun kasi hindi na da-digest. okay, so financing. Okay. And then yung in-house financing naman,
In-house financing naman, by the way, no, bank financing will require mga 20% down payment, no? So, kung may 1 million yung sasakyan, kailangan bayaran mo muna si dealer ng 20%. So, 200,000 pesos. 200,000, meron lang. Okay. Paano naman kung wala kang 200,000 pesos pero gusto mo magkaroon ng sedan? Doon na pwedeng pumasok si in-house financing. So, si in-house financing, ang feature niya is very low down payment. Very low down payment. Yung tito ko was able to get a sedan for about 50,000 pesos lang yung down niya. And of course, really? 5 years to pay. Ang risk mo naman doon, you got the car for low down payment. Pero ang ano mo naman, yung amortization mo naman, yung monthly mo naman, doon naman yung mga malalaki. Gaano kalaki yung difference, if I may ask? I'm not familiar with the difference, no, pero definitely ang pinakamalaking amortization will have to go kapag nag-in-house financing ka. So kumbaga pag nag-bank financing ka, like a sedan would cost you like magkano na nga, 800,000, di ba? So kapag nag-bank financing ka, magda-down payment ka na mga 8 times to 16, 160,000 for DP, pero mababa yung amortization mo. Pero pag in-house financing naman, mababa yung unang cash out mo, pero mas mataas yung amortization mo. So, yes. So paano ba, Mar? So, kumbaga, parang talagang titignan mo rin talaga, Marian, kung what's really, kung anong kaya mo. Hindi lang yung kaya mo ngayon as a down payment, right? Mm-hmm. Kundi yung kakayanin mo in the future. Yes. Kaya by hierarchy, mga ka-RK, to give an overview lang, ang hierarchy niyan, ideally, you go for cash. And then you shop through bank financing. Hanap ka ng mga banko o avail ka ng mga auto loan programs nila. And last would be yung in-house financing. In-house share ko lang din, no? Lalo na kapag in-demand yung unit. Naku! I-offer sa inyo. Available, sir, yung unit, pero through in-house financing. talaga. Pero pwede ka bang, pag in-offer ba sa yun, pwede kang magsabi na, hindi, I'll go with my bank. Pwede bang sabihin yun? Pwede mo naman sabihin yun. Pero hindi na natin alam kung ibibigay sa'yo or, or pag-aantayin ka. O pag-aantayin ka. Pero syempre, benta din yun. So, you know, why not, diba? So, yun. May iba ba tayong tips dyan? Practical tips on buying a brand new car. Marami-rami na tayong marami-rami na tayong nabigay na practical tips sa mga ka-RK natin na gustong bumili ng brand new car. So mga ka-RK, yun lang, no? So summarize ko lang yung 3 major points natin sa pagpili ng brand new car. Number 1, seek the car based on your needs. Number 2, yung price. Okay, seek the price na pasok sa budget natin. And number 3, find the right payment term that fits you. So again, yung hierarchy natin sa payment term is cash muna, in-house finance, cash, bank financing, and in-house financing. Yeah. Ang galing-galing naman. Siyempre, maswerte tayo mga ka-Arky dahil si Marion ay dating natatrabaho sa isang car company. Okay? Kaya yung mga insider and practical tips na share niya sa atin ngayon mga ka-Arky, no? So, sabi nga sa pinapanood kong series sa Netflix, perfectly splendid. Perfectly na splendid ka. Diba? So, maraming salamat again sa panonood mga ka-Arky. If you like this video, please give it a thumbs up. Okay? And please do share yung videos natin kung marami kayong natutunan at kung gusto nyong may matutupan na iba sa mga videos natin. And please hit the subscribe. Please click notification bell so that you won't miss a thing. So, hanggang sa muli natin pagkikita, mga ka-Arky. Thank you very much. Paalam! Bye.